Alright, what's up mga lods? Okay, ito ang gagawa tayo ng panibagong tutorial para sa Lord of Seas. Okay. So, recently kasi naglaro ako ng game na to. And so far, marami akong napansing mga kababayan natin, mga OIP na naglalaro nito. And most of them, hindi alam kung anong dapat gawin sa laro. So anyway, yung sa isa kong account is nasa 500,000 na yung power ko. Pero medyo matagal mag-upgrade na kasi. Kaya may time akong gumawa ng panibagong account para gumawa ng tutorial video pa. So eto nga tayo, no? Alright, so ito po pala yung pangatlong araw ko. So officially, 2 days na akong maglalaro nito. So more than 48 hours na. So naalala ko by that time. Better time na nag-start ako siguro mga 4 p.m. 2 days siguro. Alright, so ito nga, shoutout sa mga ka-alliance ko na Pinoy Pirate. Okay, so shoutouts ninyo, sir. Alright. Okay, so ito, ano nga ba yung dapat natin gawin para mabilis magpa-upgrade? Okay, so madali lang mga sir, mga basic lang yung gagawin natin. So ito nga, no? So papakita sa inyo, by the way, naglaro nga pala ako yun gamit ang Boostbox, gamit ang PC. So don't get me wrong, no? Maganda rin ito laruin sa mobile phone. It's just that gusto kong laruin to at i-record to using BlueStacks kasi para makikita nyo yung mouse na kung saan ko pinapoint and click yung mga things na dapat natin nalaman. Alright, so anyway, pasok muna tayo sa ating Alright, island. May nagbabantay sa akin. Kraken dito sa labas. Alright. Hello, friend. Anong ginagawa mo dyan? Okay, so anyway, pasok muna tayo sa loob, no? So, ito yung base ko. Or island na kung makikita nyo, no? Napaka-simple lang, no? Para siyang farm wheel. Pero, hindi to farm wheel. So, ano nga ba yung dapat natin gawin para mabilis tayo mga pag-upgrade. Okay, so unang-una, okay, papakita ko na sa inyo, gumawa na rin ako ng kodigo. So okay. Ay, saan na nga ba yung code kong ginawa ko? Ay, nawala. Okay, so anyway, ito na lang, sabihin ko lang. Unang-una is gawin ang mga quests. Okay, so pag ginawa mo kasi yung mga quests, ayan, mga lods. Okay, mabilis kayong makakapag-upgrade kasi makakuha kayo ng mga resources. Okay, resources at saka mga freebies like mga speed ups, tapos mga ruleta na pang spin para makuha ka ng mga ilaw dito sa tavern. Okay, so meron kang yung ganito, silver coin at saka gold coin na para makapag-ruleta ka. Okay, so isa-isa lang yun sa mga possible na makuha mo. Ito yung mga quest just in case, although tinuturo naman to sa tutorial, pero just in case na hindi nyo lagpas na kayo sa tutorial. Okay, so dito po yung quest natin. Alright, ito yung main quest, itong nasa taas na to, no? So okay, so sa main quest na to, pwede nyo sundan lang yan. Tapos meron din tayo mga side quest maliban pa sa mga daily quest na pwede mong pagkakitaan. Alright, pagkakitaan. Or pwede kang kumuha ng resources, no? Itong mga daily quest na to at saka yung mga quest na nandito dito. Importante ito, especially itong daily quest kasi madali lang gawin yung daily quest. Tapos, bibigay siya ng resources. Ang advantage to para sa early game kasi
kailangan mo ng resources, of course, para mag-upgrade. Example, mag-upgrade ka ng building. Alright, so kailangan mo ng resources. Ayan, kailangan mo ng resources na yan talaga eh. Mag-upgrade ka ng resources, mag-upgrade ka ng research, ganun din. Although, din yung makikita ngayon kasi nag-upgrade ng academy ko. Tapos, mag-train kayo ng troops, ganun din. Kailangan mo rin ng resources para mag-train ng troops. Ito yung mga basic resources na nasa taas na makikita nyo. Okay, so, anyway, gaya ng tips kanina, sabi ko, gawin lang ang mga quest, makakuha kayo ng resources na ang previous para magagamit nyo, para mas practice yung pag-upgrade. Alright, so, ang alawa is activate yung second builder. Okay, pag na-activate nyo yung second builder nyo, okay, ito yung builder shot nyo. Siyempre kasi, yung builder shot nyo, sa umpisa, meron na kayong isa. Isang builder. So, pag may ginagawa siya, edi matitenda din siya pwede gumawa ng ibang bagay. Sa ngayon, dalawa yung naka-queue ko kasi inactivate ko yung builder. Okay, so eto. Yung isa, ginagawa yung academy, yung pangalawa, ginagawa yung lighthouse. Okay, so, para ma-activate yung extra builder, ano po siya, 500 gems. Okay, mag-alala, sa umpisa ng game, meron na kayong 800 gems. Okay, so, huwag po kayong manghihinayang na gamitin ng gems para activate ng second builder for a limited time. Okay, kasi makakakuha naman kayo ng mga gems along the way habang naglalaro kayo. Okay, so, importante yan para mas mapabilis yung pag-upgrade nyo ng base nyo o pagpapalakas ng power. At sa, hindi po nakakalam, sa for 2 days na paglaro ko, yan na nga po 207,000. 207,000 na yung, ano, yung power natin. And just to, para, ano, makita nyo na talagang 2 days lang ako naglalaro. No? Ito, yung sa day 1 ko, yung sa day 1 ka kasi nag-start ako, siguro mga halfway through na yung araw. Nagsisimula kasi yung oras dito sa, ano, sa, larong to, Lord of System to, is 8 a.m. Philippine time, yun yung reset ng bawat araw. Okay, so, alright, so, technically, 2 days na ako ngayon, start na ng 3rd day ko, pero makita nyo ito, 3rd day, okay? So, di pa na-activate yung day 4 kasi tatlong araw. Yung iba kasi mga kababayan natin, ang tagal na, naglaro siguro mga 1 week, 2 weeks, two weeks siguro yun, diba? Tapos, di pa rin makapag-upgrade-upgrade. Alright, so, anyway, balik kayo back to the topic. Activate po yung second builder niya. Okay, nangyayang yung gamitin ng gems para makapag-upgrade yung second builder kasi malaki pong tulong ang magagawa ng second builder. Alright, so, okay, pangatlo, use yung speed up resources. Okay, ito po yung speed up resources, no? Ito ang mga speed up resources na to, pwede nyo itong makuha sa paggamit, sa pag, ano nyo, pagkumpleto ng mga quests, mga daily quests, side quests, main quests, at saka mga kung ano-ano pa. Ito, pinakita ko na sa inyo yung main quest, at saka yung dito, may marami pa kayong bonus na makukuha dito, tulad nito. So, ang tawag nito, for, yung first day, mag-login lang ako, binigyan na ako nitong 1K resources, 1K resources. Okay. Tigwa 1K na orange, kahoy, at saka stone. Tapos meron pa akong action point na 100. Okay, so, di ba? So, pag makompleto ko yan, for third day. Ito, pang third day lang ako, na-claim ko na yung, ano, yung, ito. So, everyday. So, ganyan lang. Tapos, may iba ka pang, syempre, mabubo dito, hindi lang to. Pwede kang makabuo, makakuha pa ng additional sa pagbuo nito. Example, ma-upgrade mo yung fortress mo to level 4. Okay, kuha mo. Level 8, level 10. Yan, and so forth. So, makikita nyo naman yung mga corresponding na makukuha nyong mga rewards, okay? Mostly dito is speed up, no? Sa, ano, sa portal. Tapos, exploration.
For exploration po, yan yung pag-send ng email. Yan yung para pang-explore ng map. So, mamaya, talakayan natin yan na mas in-depth. Okay. Alright, so, yun na nga. Yung speed up niyo po, kaya po nandyan yan. Hindi po para decoration lang para po gamitin. So, yun po kasi nangihinayan natin yung speed up nila. No? Sinasayang. Ano lang sa items. Anyway, so dapat gamitin niyo yung speed up niyo. Alright, so, kasi pag halimbawa tulad nito, mag-training kayo, kailangan nyo ng speed up, pag-bam, dali kayo, dyan yung mga speed up, training speed up, pero sa ngayon, hindi mo siya gagawin kasi wala naman akong hinahabol, relax ako kasi na-reach ko na yung kota ko na 200,000 in 48 hours. Another thing is yung building speed up, siguro wala na akong building speed up. Meron pa akong 1 minute building speed up kasi pinag-uubos ko yung building speed up ko sa paggawa ng mga buildings or pag-upgrade ng buildings. Pangatlo is research speed up na hindi nyo makikita kasi ginagawa yung academy ko, walang research. Pero nandito may research speed up ako. Training, speed up, saan na nga ba yun? Ito, training speed up, tapos ito yung research speed up. Makikita nyo naman, may mga correspondent. Tapos may universal speed up. Ito, pwede siya pang upgrade ng, or pang speed up ng kahit ano, upgrade ng building, pang upgrade ng training troops, at saka pang upgrade ng research. Okay, so, although mas maganda gamitin mo yung ano kasi ito for emergency purposes lang, no, for emergency purposes gamitin mo to, mga universal speed up. Alright, so yun, huwag kayong tulad ng gems niya para sa second builder, huwag kayong manghinayang gamitin yung speed up niya kasi along the way habang naglaro kayo makakuha rin kayo ng mga speed up. Okay, so gamitin nyo pa yung speed up, nandiyan yan para gamitin nyo para decoration. Hindi pala motif. Alright, so pangatlo, okay, explore the map. Okay, so explore the map, ganito po siya, okay. Yan, pinuto nyo lang yung explore. Okay, so tapos send nyo yung inyong eagle or hawk or ano man, ibon, let's say. Alright, so pwede rin ganun, mag-zoom out kayo, tapos send nyo siya sa specific location. Example, ganito, send ko siya dito, explore ko yung area na yun. Tapos pwede rin dito, pwede rin galing kayo sa loob, no, dito, sa loob ng base nyo, zoom out kayo, right, tapos hanapin nyo, same thing lang yun, hanapin nyo na yun. Makikita nyo, halos na explore ko na yung buong map kasi yung pag-explore ko ng mapa is marami kang makukuhang resources dyan. Same thing, para ka rin nag maliban dun sa may bonus dito sa Rise of Islands na for exploration na to, no? Habang nag-explore yung mga birdie nyo or kaya yung eagles nyo, okay, so may mga ma-explore silang mga bagay-bagay na nandiyan na maaring resources, research technologies, or kaya kung ano-ano pa. So yun na nga yun, tulad nito, may shipwreck na na-explore yung eagle ko, tapos ininvestigahan namin kung ano yung shipwreck na yun. Nakakuha kami na speed up at saka bato at saka VIP points. Okay? So marami rin makukuha sa mga pag-explore. So huwag nyo pong maliitin yung power ng explorer. Okay? Actually, recommended ko kapag nag-i-start kayo at saka meron na kayo nitong hollow class power na to, no? Yung piliin nyo class sa umpisa ng laro is explorer. Okay, so kasi magkakaroon kayo ng additional eagle
Eagle Slot. So, para po yung para mas mapapabilis yung pag-explore nyo ng mapa. Okay, so anyway, gagawa tayo ng panibagong video para dun sa pag-explore kung paano maging effective na mag-explore. Alright, so, okay, so anyway, yung class transfer, pwede naman mag-class transfer, pwede naman lipat. Meron yung, meron kasi itong explorer, merchant, at saka pirate. Okay, so, may kanya-kanya siya. May kanya-kanya siyang press lang, advantages and disadvantages. Okay, so anyway, hindi natin tatalakayin yun siya ngayon kasi purpose natin sabihin ito is bigay lang ng tips kung yung pabilis na paglaro or pagpapa-upgrade. Pang-apat is pag-attack ng mga neutral units yun yung mga lords ito tulad ng kanina nasa labas natin sa nangabay may umatak na ata sa kraken nasa paligid natin. So anyway, ganito tulad ng itong scavengers na to na at saka yung kanina yung Krakens na yun, no? Kraken na yun. Yan yung mga neutral units. So, dapat ina-attack mo sila. Itong mga, ito yung mga mobs. Kung ako yun ng RPG. Alright, so pag ina-attack mo sila, bibigay sila ng mga drops. Okay, so, pwede na lang sa inyo. So, alimbawa, kung kapos kayo sa bato, pwede kasi kayo mag-search ng specific ito. Hanapin nyo yung scavenger na nag-drop ng bato. Alright, so pag-search nyo, yan, yun. Yun yung atakin nyo. Pero syempre, atakin nyo lang yung kaya nyong suguhin. Okay. Paano man umatak kayo, kayo po yung mamatay. Imbis na makagain kayo ng loot, kayo po yung nawalan. Alright, so mas mataas na level ng scavengers, mas mataas yung bigay, syempre. Alright, so As for Kraken, di siya kayang atakin ng direkta. Kailangan niya siyang i-rally. Okay? So, para ma-rally, kailangan mo ng Hall of War. Ito, Hall of War. Pag mayroon ka ng Hall of War, pwede ka ng direct. Okay, so kung wala pang Hall of War, sumali ka na lang sa rally ng mga kasama mo. Okay, so actually, meron namang way kung gusto mo talaga yung atakin yung Kraken. No? May paraan naman para atakin yan eh. Punta rin sa campaign, atakin mo yung Kraken, hindi mo na kailangan i-rally. Automatic na yan. Okay. So, yung Kraken naman kasi, malaki kasi yung malakas yun at saka malaki yung nabigay nun 1,000 may drop dami nang pwede nang i-drop tapos pwede yung 10,000 10k na food 10k na wood 10k na stone, alright, so dami kaya medyo magandang mag-rally kumpara sa mag-attack ng scavengers. Although yung scavengers, may mga drops na sa scavengers mo lang mahanap, like yung pag-upgrade ng barko or blueprint ng barko, may mga items na sa kraken mo lang din mahanap. So, ganun pa rin. Depende yun sa pangangailangan nyo kung ano yung kailangan nyo yung mga items na para upgrade ang atakit nyo, syempre. Meron din mga event na halimbawa scavenger day. So, paramihan ng kill ng scavenger. So, syempre, pag sinabihan kayo ng alliance leader nyo, scavenger na muna tayo ngayon. Sorry, magsama ka naman. Okay. So, alright. So, enough dun sa scavenger at Krakens. Okay, so, dun tayo makakuha. Yun po yung parang main na yun yung main na income nyo, no? Yung pagpapatay ng scavengers sa kayong crack.
Alright, so ang pang-anim, which is an optional, pero kung ako sa inyo, eto, sundin ko to, huwag ka mang-attack ng base ng ibang player or yan ng island ng ibang player. Okay, island or base, isa lang yan. Alright, so, bakit? Kasi, pag umatak ka ng ano, island or base ng kalaban, sigurado magkakaroon ka ng dead troops. Ang dead troops ay hindi na bumabalik, no? Mamamatay na yon at mawawala na yon. So, imbis na magkaroon ka ng power, mag-gain ka ng power, mawawala ka ng power, di ba? Papangit. Alright, so, naranless, hindi ko alam, siguro, kahit na maliit, mas maliit pa yung power ng ano, nung ina-attack mo, halimbawa, fortress. Mas mataas na yung level mo para sa atakin mo. Masakit pa rin kasi may mga defensive item yun. Yung base nila may ganito. May cannon na malaki yung makabawas. Kaya magkakaroon mo talaga ng dead pirates kung na-attack ka doon. Maganda lang mga attack ng ganon. Mag-rally kayo. Pero meron pa rin dead items na mag-rally kayo. So, I suggest kung hindi ka naman inaano, huwag kang mag-attack. Pero kung talagang G na G ka na, gusto mong atakin yung ibang player, atakin mo siya sa open sea, okay, or sa open space. Dito kayo mag-attack sa labas. Huwag yung base yung atakin mo. Abangan mo yung barko niya. Kung lumabas, atakin mo yung barko niya. Kasi dito kasi sa larong to, from time to time, need mong bumili ng resources. Okay, so may mga trading port po tayo na sinasabi. Ito lang ako, yung pinapakita ko sa inyo, yung trading port, yun yung trading port, no? From time to time, every day, kailangan pumunta sa trading port kasi may limit kang everyday na pwedeng bilhin. Hindi mo pwedeng bilhin ng bultuhan. Mag-iibon ka ng maraming gold tapos bibili ka. So, everyday, bibili mo yan. As time goes by, kasi pag tumaas na yung level mo, malaki na yung pangangailangan mong resources. So, hindi mo na siya kayang bilhin in one go. So, kailangan mong bumili, ipunin mo yon for siguro mga 3 days kang pabalik-balik dyan na bibili. Baka kulang pa ngayon 3 days na pagpabalik-balik mo, you know? So, meron talaga yung pupunta dyan sa trading port na yun. So, at yung trading port po ay fix yan, nasa isang lugar lang, no? So, meron talaga yung pupunta dyan. Ikaw, so, kung gusto mo mag-abang pa, abangan mo yung mga barkong pupunta dyan. Kung papunta pa lang sila dyan, yung malulot mo is syempre gold. Kung pauwi na sila, yung malulot mo is yung mga resources like orange, wood, at saka yung stones. Ganun lang yun. Pero syempre, kung mga attack ka ng ibang player, handa mo na yung sarili mo kasi para nagsumbong yun sa malakas na kakampi at nirally yung city mo, durog ka. Okay, so ganun lang yan mga lads. So, keep on upgrading lang po tayo ng troops. Okay, so anyway, so far sa ganong paraan na-achieve ko yung 200,000 pag-database. So anyway, magkakaroon pa tayo ng tutorial number 2 para sa additional information kung paano papabilis. So anyway, dito, ito na nga yung exploration report, no? Yung sinin natin Eagle kanina, nakahanap siya ng Fisherman's Village. So Fisherman's Village, same like ay magpa-farm ka, nakakuha pa ng mga resources. Yun, labor eh, diba? Pinadala mo lang yung ibon mo, nakakuha ka pa ng labor and fisherman, labor and stones. Ganun lang yun. So, tips ko actually. So, explore lang kayo ng explore. So, umpisa ng game. Makikita nyo, ganyan na po yung pag-explore ko. So, paano naging ganyan yan? So, yun ang tuturo ko sa inyo sa next video.
Okay, alright. So until then, see you next time kung hindi pa kayo nakakapag-hit ng like and subscribe. Alright, hit ng like and subscribe and pa-share na din mga loves. Alright, have a wonderful day.